natin and mga ka-viewers. Guys, ganda ng walk-in closet o panalo. Kumbaga, guys. Yeah. Wow. And dahil sa partuan niya po, nagbigay po siya sa atin ng onting regalo. Good morning mga ka-viewers! Kamusta po kayo for today's video? Kung napapansin nyo, nasa daan na naman ulit tayo. Bali, on the way po kami, papunta kaming Laguna at mag-i-install ulit po tayo ng kortina doon. So imagine, from north to south, diba? Ang layo po nang nararating ng curtains natin. So hindi lang po yan, makakarating pa po tayo ng Ilocos this month dahil meron tayong subscribers na nagustuhan yung kortina. At ayun po, okay naman sa kanila yung ating quotation, lahat, kaya mag-install kami, abangan nyo po yan. Pero ngayon po, dun muna tayo sa Laguna at ipapakita ko sa inyo yung mga ikakabit nating curtains doon. So ito po yung client po yung namili ng kulay, sila po yung nag-decide sa length, sa lahat-lahat po sila po, no? So again, gaya po na sinabi ko, ang client po ang masusunod kami ay mga pag-a-advise lang po kung anong okay po, ganun-ganun. Anyway, ito po, nandito tayo sa NLEX ngayon, North Luzon Expressway. Habang nagbibiyahe tayo mga ka-viewers, pag-usapan po natin yung sa lupa. Alam niyo po, di ba nakabili tayo ng lupa, bali plano kong ipabakod na po yan at unti-untiin po natin. Tapos yung plano ko niyan after natin noon, antayin lang natin umulan at magtatanim tayo na punong kahoy doon. Tapos meron na rin akong planong ipagawa doon, pero siguro unti-unti lang din. Papasimula ko na rin siya hanggat mabuo yung framing, lumabas yung ganda, ganun. Basta po, sabi nga po ng mother ko, dapat at unti-unti lang, huwag mong biglain, kasi syempre sabi po ng mother ko, hindi naman lagi, ayan, may darating na pera, pampagawa lahat. So dapat pagtrabahuhan muna, tapos ipon ng ipon. After mag-ipon ulit at meron na namang budget, ayun, pagawa na naman, no? So basta huwag mong gagalawin yung savings para sa emergency funds, ganon. Yung galawin mo lang yung talagang kailangan mo na budget para doon. So kailangan ko po maghiwalay ng budget para talaga doon sa ipapagawa natin project doon sa lupa. Kaya wala pa tayo masyadong update, pero siguro babalik tayo doon soon. Kasi sa ngayon po, di ko pa nakikita yung forma niya kasi nga wala siyang bakod. Kaya sabi ko, bakod na lang muna. Gusto ko talaga makita yung laki ng lupa, yung kabuuan niya. Kasi nung binili ko siya, hanggang tingin lang ako, ganyan. Pero hindi ko siya ma-visualize kung gano'n siya kalaki yung 605 square meters. Guys, kain muna tayo. Bali, yung mga installer po natin na una na sa Laguna, nag-install na sila. Tayo po, on the way pa lang kasi kahapon nag-ocular po tayo. Bali ito guys, lunch pa lang natin. Wow, tingnan niyo po yung gravy namin, oh. Diba? Ito na yung soup namin plus sauce namin. In fairness, ha? Pag kumakain ako dito sa KFC, lagi mainit yung mga food nila. Saka yung chicken nila malalaki, hindi kalapate. Viewers, ito na rin po yung nilagay natin kortina sa Laguna. So ang kulay po nito is ash and taupe po ang napili po ng client. Combination po yan. So sa sala po mga ka-viewers, meron sliding door, meron po maliit po na bintana. Ayan. Then dito po sa hagdanan, same po ng color. Ash and taupe pa din po ang code niyan. So yung bahay po is may pag-European, kaya ganyan po ang mga kortina. So mga ka-viewers, continue natin yung vlog, no? So ngayon po, talaga din sa Laguna, inabot po kami hanggang umaga po doon. Nag-start kami ng mga 11 a.m. po, then inabot po kami ng umaga. Dahil po doon sa isang bintana na complicated po lagyan ng kurtina. So traverse po kasi tinatawag doon sa curtains na ilalagay namin doon. Then ayun po, pleated, and mano-mano po namin tinahe, kaya talagang inumaga kami. Tapos po, yun, napakita ko na lang yung mga ibang natapos namin kasi babalik po yung isa ko pong installer doon at kailangan po ayusin yung pleated.
dahil po bago sa amin yung traverse na design po ng kortina. Kaya, ayun po. Meron po tayong subscriber sa Marikina na nilagyan po natin ng kortina. Then, na-appreciate niya po yung ano yung kortina. Sobrang tuwa po siya sa atin, sa aming team. And dahil sa sabartuan niya po, nagbigay po siya sa atin ng munting regalo. Ito po yun, Do Yourself Savage. Sorry po, hindi kasi ako ano, hindi ako fan ng mga luxury items po. Pero ayan po, share ko na lang po sa inyo. So ito, na-open ko na. Ngayon po, pakita ko lang din po sa inyo to na para may idea po kayo. Ito po, ayan. Oo, diba? Tapos spread na onte. Ipirin natin onte. Ganun lang dapat po yung pag-apply ng pabango. Sabi nila, bango. Ayun. Thank you po ha, thank you po ma'am, sir, sa ano, sa pag-appreciate po sa amin. Salamat po. Then mga ka-viewers, ngayon nandito na tayo sa Pampanga. Pagka-uwi rin po right away ay may installation po tayo ongoing po, no? Pakita ko po sa inyo yung ginagawa namin ngayon dito sa bahay nila. And ayun po, nag-okay lang na po kanina. Sobrang dami pong tumatangkilik po natin ng mga subscribers, plus iba po nating client ay mga nakita lang po recommendations, gano'n. Kasi ayun po, pag talagang gumawa ka ng good project, aside sa magkakaroon ka ng another client, ay po i-recommend ka ng mga ginawan mo kasi satisfied clients sila. So tara po, tour ko kayo dito sa house. Bali, pakita ko po sa inyo ginagawa namin. So ayun mga ka-viewers, aside po sa nag-install kami ng kortina, gumagawa naman kami dito ng quotation sa mga inquiries po namin. Ayun po, si Raj po yung gumagawa niya kasi hindi ko po kayo pagsabayin po lahat yan. Ito na po yung mga na-ocular namin, sinasabay na po namin sa installation para po productive. So hindi lang po kami nag-aantay ng oras dito, nag-work din po talaga kami. So ayun, talagang busy po, no? Guys, bali, ngayon po ongoing kami nag-install ng kortina. So, on the spot po yan. Dito namin po tinatahi para po mas maganda po yung finish ng mga curtains. So, dito pala nakikita nyo na yung kulay niya. Combination niya na black and smoke. Mamaya mas lalo nyo ma-appreciate niya pag natapos. Then, ito po. Yung mga lalagyan natin kortina. Ayan. Talagang high ceiling po. Then, ito na yung bago nating scaffolding. Mas maganda ngayon kasi maganda na yung scaffolding natin bago, malinis. At hindi po talagang nagamit sa construction yung nirerentahan kasi natin dati ay mas gamit na gamit. Then ito, meron na rin siyang gulong dyan guys. Kaya madali lang ipalipat-lipat ni Kuya Joe pag po maglalagay ng mga kortina sa bawat windows. Ayan, alam nyo ito guys, mga puyat pa talaga itong mga to. Sobrang grabe talaga yung naging experience namin sa paglalagay ng kortina. But still, ayan, work is life. And ayun, pag mabait ka talaga sa mga kasama mo, onting sabi mo lang, pagbibigyan ka nila, no? O yan, tignan nyo ah, yan, sama ko si Roda. Kasi isa to sa lagi kong kasama sa vlog. Ayun, no? Roda, di ba, pagod na tayo, pero... Yan. Oras tulog mo? Wala. Sa biyahe, idlip-idlip lang. Magbabakasyon kami kasi lahat, guys. Kailangan namin ng pondo pang bakasyon. Sabay-sabay kami mawawala ng ilang araw. Hindi, joke lang. Ayan. So, pero tingnan nyo guys ha, nakakatawa kasi talaga pong dahil marunong tayo makisama sa kanila. And talaga very hands-on naman din talaga ako. Kung nasaan sila, nandun din ako. So, hindi ako nawawala. So, lahat ng experience nila, yung hard work nyo sa pag-install, na-experience din namin, ganun. And talagang sobrang happy sila sa akin. Kaya, ayun. Ayan. So, dito for sure, umaga na kami matatapos. Guys, quick tour lang tayo dito sa bahay ng client, no? Bali yung kanyang mga windows, reflective glass po yung ginamit. Tapos black po yung kanyang casement. Then ito po nakikita yung mga linya, wall groove po yan. Then dito naman po sa kanyang spandrel, color white po yan yung pinaka ceiling niya. Tapos gray po yung kanyang gutter. Dito mga ka-viewers sa garahe, meron sila dito ang ginamit na tiles, 40 by 40 po. Ayan. Tapos dito mga ka-viewers, naka-polycarbon na roof. Ayan, then dito may pang-accent na meron ding polycarbon po na roof. Tapos dito sa kanyang balcony guys, may accent dito na bricks na batok, ganun.
Bale guys, ito yung itsura ng bahay niya sa front. Ayan. Actually, isa to sa pinakamalaking bahay po na nilalagyan natin ngayon ng cortina. Wow! Di ba? Parang sagala lang ah. Oh, okay na. Break! Baka gumulong-gulong si Kuya Jojo. I-break mo! Guys, alam nyo, papalitan na yata ako ni Rota. Tingnan nyo naman guys, so, talagang hindi ko alam kung sino talaga yung ano dito. Sino si Billy Toledo. Talagang matcha-matcha kami, sasabog kami guys. Sasayaw tayo sa'yo. Pati short namin parehas. Sayaw na lang. Dito mga ka-viewers, may lalagyan din tayong kortina. Ito na yung itsura ng bedroom. Tapos po, hinahanap ko yung wardrobe cabinet. Andi dito pala, may sariling area. Pakita ko na lang din ha, baka po, ayun, makakuha kayo ng idea, ganyan. Diba? Ang galing. Talagang yung mga kwarto po dito, pag po nakita ninyo, spacious. Ayun o, ang luwag. Tapos po mga ka-viewers, aside po dyan, meron naman tayo dito nilalagyan pang kwarto din. Ito pwede natin isagad sa ceiling kasi wala po nakaharang na aircon. Nandito po yung aircon sa another wall. Then dito po, since maluwag, ayan na rin po yung wardrobe cabinet niya, yung tiles na ginamit. Ayan. Then ito na rin po yung naging finished product niyan. Diba? Actually po mga ka-viewers, yung mga kulay po na napili ni client is isa lang po. Para daw uniform na lang po yung meron siya, isang set na. Share ko na lang din po mga ka-viewers itong kanilang walk-in closet ng master's bedroom. Ayan po, bali, his and her po na cabinet. Tapos hindi ko po alam kasi kung anong tawag pag po meron ganyan sa center ng walk-in closet. Pero anyway, napaka-spacious po. Ang luwag po oh, tingnan nyo. Ayan na po yung pinaka-design po ng ceiling. Then open concept po siya papunta dun sa master's bathroom. Ito naman po yung view, ayan, dun yung master's bedroom. Ito po yung pinaka-master's bathroom nila. Ayan po yung tiles nila. Ito po napakalaki po ng mga tiles na ginamit dito. Yung tiles po, ang sukat po niyan is 60 by 60 po na porcelain. Ayan na rin po yung his and her po na sink. Yung tiles po is matte finish na 60 by 60 porcelain. Yung shower area, ayan, rain shower po siya. Tapos meron na rin po shower partition niyan and niche doon. Tapos po, posy po ang kanilang toilet bowl. Ayan. Actually, lahat po ng areas ng bahay maganda eh. Pero yung iba po kasi may mga ginagawa pa. Hello mga ka-viewers. Bali, papakita ko na po sa inyo yung finished product po natin dito sa bahay po ng client. So, kung napapansin nyo po, ang napili po niya is smoke and black. So, bakit po? Kasi po mga ka-viewers, tingnan nyo naman yung floor tiles nila. Talagang match po siya ng black and white, even po yung ceiling, may touch po siya ng black and white. And ito po, center lights niya is still black and white po. So combination po siya again ng smoke and black. And ito po mga ka-viewers, ay na-occular natin. At nabis po tayo sa presyo. Depende po sa laki po ng ipapagawa niyang windows at dami po, no? So, since okay naman po sa kanya ang presyo, ayun po, nag-agree naman po siya, kaya naglagay na po tayo ng cortina. So, ito po mga ka-viewers, isa po sa mga client natin na naka-installment plan po yan. So, ito po yung naging finished product natin sa kanilang living area. Pakita ko na lang po. So, dito po meron tayong nilagay sa tabi ng main door. Ayan. Then, syempre po, ang high ceiling. Kung type nyo po itong cortina na nilagay natin, ito po ay Maleficent ang code or Batman po, no? Ayan po. Kung type nyo po si Batman, ayan po yung design ng kanilang ceiling, high ceiling po na may cob light po na blue. Gantang angle tayo, ha? Ito po mga ka-viewers, ayan, meron sila ditong design na ceiling na meron black na may mga pin lights. Then dito po natuwa ako sa aircon nila, ang ganda po ng aircon ng client. Talagang floor stand aircon po siya na pang corner kasi slim type sa pinakagilid pero papasok po dun sa pinaka back niya sa likod. Ang brand po nito is smart inverter po ng LG. Ayan, kung type niyo po, LG po yan.
And ito naman po yung itsura ng kanilang dining area na nilagyan din po natin ng kurtina. So ito po, nasa ilalim na po yung rear track ng aircon kasi ayun po, di natin isagad sa ceiling, no? Then sa mga kwarto po, ito naman din po yung mga nilagay natin. Again, gaya po na sinabi ko, ang gusto po ni client is uniform na para meron na siyang isang set po ng kulay ng kurtina. Then next time po, pag nagsawa siya, another set na lang po. And lastly, pakita ko na lang din po sa inyo itong common bathroom nila sa second floor. Same vibes po na sa master's bathroom. Pero tingnan niyo po, oh, napakaluwag, parang kwarto ko na. Ayan. Kung type niyo po, screenshot niyo na lang po, ah, kung plano niyo pong pagaya po yung design po ng kanyang bathroom. Dito po meron niche na ganyan, shower na chrome type or stainless, ayon. And dito po matte finish po na 60 by 60 tiles. Ayan, ganda ng CR, no? Guys, ito na yung service namin bago. Ayan. So, pag-uwi naman po, luluwag na din yan. Sobrang dami lang talaga namin dala sa pag-i-install ng kortina.